Okay, tayo ho ay hindi na magtatagal. Tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Hukom, Judges. Ako ho ay may dalawang mensaheng ginawa. At mahirap pa kadalawang mensahe nyo. Nakakaroon ng pag-aalinlangan. Pero dito tayo sa unang sermon. Judges chapter 6 and chapter 7 ang atin pong coverage ng ating pag-aaral. At ang atin pong babasahin po ngayong umaga ay chapter 6, verse 14 and 16 po lamang ng ating talata. 14 and verse 16, Judges chapter 6, 14 and verse 16. Tayo ay tumayo sa atin pong pagbibigay galang sa Panginoon sa kanya pong banal na salita. Okay? Nandiyan na ho ba kayo? Okay, basahin po natin 14 and verse 16. Handa? Basa. At tinangnan siya ng Panginoon at sinabi, "Yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan, hindi ba kita sinugo? 16. At sinabi ng Panginoon sa kanya,
walang pagsalang ako'y sa iyo, at iyong sasaktan ang mga madyanita na parang isang lalaki. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po nating naming Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa isang biyaya na kami nga Panginoong Diyos ay nakadako sa inyong bahay sambahan at kami Panginoon ay nagkatipon-tipon upang papurihan ka, pasalamatan ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan at upang pag-aralang muli ang inyong banal na salita. Aming Panginoon, inyo kaming pagpapalain sa inyong banal na salita ngayong umaga. Nawa nga, Panginoong Diyos, umalis kami rito sa lugar na ito na mayroon kaming natanggap na hamon, na aral, na enlightenment mula sa inyong banal na salita. At nawa nga po, ang buhay po naming ito ay maabot ng pagkilos mo. Tutulungan mo rin po, O Diyos, ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita. Sa inyo po ako umaasa. Sa inyo po ako humihingi ng karunungan. At aming Panginoon, susuguin mo nga po sa aming kalagitnaan ang inyong banal na Espiritu. Ama, ito po yamin dalangin. Hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. Well, salamat nga po sa Panginoon. Tayo po ay nandito muli na makakasamba po sa ating Panginoong Diyos. Ngayon pong umaga, ang atin pong paksa, ang pamagat po, si Gideon, ang lalaking nakaranas ng pagkilos o ng paghipo ng Diyos. Gideon, a man who experienced God's working. Gideon, a man who experienced God's working. So, nandyan po ang ating paksa ngayong umaga. Alam po niyo mga minamahal sa Panginoon, kung mayroon pong napakadakila sa buhay ng isang Kristiyano na bagay, no? Ako po ay naniniwala na hindi po yung mga bagay ng mundo sapagkat yan po ay lilipas. Kundi yun pong patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang pinakamahalaga. Ano yung sinasabi nating God's working, experiencing God's working in our lives. At doon po natin masasabi mga kapatid, mula sa liwanag ng banal na kasulatan, na ang buhay po natin ay tagumpay. Doon po natin matatawag na tagumpay ang buhay natin. Pagka ang Diyos ay ating patuloy na nadarama, nakakaranas tayo ng kanyang paghipo sa ating buhay. Ito rin po yung masasabi nating buhay na secured. Isang siguradong buhay. Ano ha? Ito yung buhay na secured pagka nararanasan po natin ang Panginoong Diyos. Ngunit ang tanong po sa atin, matagumpay po ba ang ating buhay? Successful po ba o victorious ang buhay po natin? Dahil ang Diyos ay gumagabay sa atin at nararanasan natin ang kanyang pagawa? Yun po yung tanong. O kaya tayo po ba'y talunan? Well, hindi po masarap ang buhay na talunan. Ang maganda pong buhay ay ang buhay na nagtatagumpay. So ngayong pong umaga, atin pong ipagpapatuloy ang ating serya ng pag-aaral sa paksang Experiencing God. Sa layunin nga po na ang ating buhay na ito'y tumanggap ng mga biyaya at pagpapala sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung mitiin natin. Na ating maranasan sa buhay natin, sa araw-araw, as much as possible, if possible, ay atin pong maranasan ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kayo ba'y nagnanais ng buhay na yan? Napakasarap po yung alaman mo na ang Diyos ay kasama mong palagi at nararamdaman mo siya at sa iyong mga ginagaway nagtatagumpay sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa iyo.
Dito po sa ating istorya, mga kapatid, chapter 6 and chapter 7, ay narito po ang istorya sa buhay ng bansang Israel, ang mga Israelites. Dito po sa dalawang kapitulo, mapapansin po natin sa chapter 6, ang kanilang kagimbal-gimbal. Sabi nga po sa wikang English, ay horrible condition of this Israelites people. Yun pong kagimbal-gimbal na buhay ng mga Israelita na sila po ay nasa matinding kahirapan. Sa ngayon po sa record, verse number 1, sila po, sa istorya lang ito, maraming beses itong nangyari, sila po ay nasa 7 taon na pagdurusa, paghihirap. 7 taon. No? Hindi 7 araw, kundi 7 taon. Abay, mahaba-haba yung 7 taon. Isa lang yan sa mga phases ng kanilang buhay. Maraming beses silang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ano po ba yung kahirapan? Sila po ay nagtitiis sa pahirap po ng mga Midianites at saka ng mga Amalekites. Diyan po sa early part ng ating chapter, pinahihirapan po sila. Wala po silang magawang anumang laban sa mga bansang ito. Na that time ay masasabi po nating mas malakas sa kanila. Aha, wala silang magawa. At dito po mapapansin natin na ang sabi po ay dahil po diyan sa mga Midianitang ito, sila po ay umakyat sa bundok, sa verse number 2, sila po ay gumagawa ng kuta roon at sila po ay tumatago roon, sa verse number 2. No? Umalis sa kanilang bahay, umakyat sa bundok, pumapasok sa mga yungib dahil sa pagtatago, dahilan sa mga Midianites at Amalekites. At dito rin po sa mga susunod na talata ay makikita po natin na ang sabi po ay walang itinira sa kanilang mga ari-arian. Sinira po yung kanilang lupain at yun pong kanilang mga pagkain ay kinukuha. No? Yung kanilang mga tanim ay inaagaw sa kanila yung mga bunga. Sinisira yung kanilang mga lupain. Kumbaga sila may mga tanim na halaman. Kung may bunga, kukunin ang mga Midianites na mga Amalekites na ito, walang itinitira po sa kanila. Abay, kahirap niyan. No? Alam niyo, kay kakain na lang, maya-may mayroong papasok at aagawin ang iyong Jollibee. Yung iyong chops to go. No? Ang hirap niyan. Ganun ang nangyayari po sa kanila. At sa ngayon nga po dito, wala silang magawa, pati hayop. Pati mga hayupan po nila ay inagaw pong lahat, sabi po ng verse number 4. At sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza. Wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa o baka man o asno man. Aha, talaga hong kaawa-awa ang lagay ng mga taong ito. At sa ngayon po sa verse number 6, sa first part, at ang Israel ay huminang totoo. Huminang totoo. Kung sila noong una'y malakas-lakas, ngayon ang sabi po ng talata, sila'y huminang totoo. Wala na pong lakas. Aha. Kaya po kung titingnan natin, ang kanila pong kalagayan ay tunay na napakabigat. Na wala po sila magawang anumang solusyon sa kanilang problema. Yan po yung kalagayan sangayon po sa ating binasang talata. At siguro po kung inyong i-imaginein ang sitwasyong ito, kung kayo ang lalagay, inyong imaginein yung kanilang kalagayan, takbuhan dahil may mga kaaway na ganito, napakahirap. Aha, ngayon, doon po sa verse number 1 ay binabanggit po ang dahilan ng kanilang kahirapan. That great suffering. Verse number 1. Ang sabi po ng talata, at ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama
sa paningin ng Panginoon. Napakalinaw po sa verse number 1, sila po ay gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon. Aha! Yan po ang dahilan. At ang mensahe po niyan ay para sa atin din. Huwag po nating ipagkikibit-balikat na yung ating mga ginagawang mga kasalanan ay hindi po pinapansin ng Diyos. No? Huwag nating ipagkikibit-balikat na okay lang ako sa aking lahat ng ginagawang kabulastugan. No. Makikita po natin sa istoryang ito. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga iniibig. Yan po, ang sabi po ng ating talata, sila po ay gumawa ng masama laban sa Panginoon. Doon sa verse number 10 and verse number 25, they turn away from God and they serve Baal. Sila'y tumalikod sa Diyos. Sila'y tumalikod sa Diyos at sila'y sumamba kay Baal. No? Diyos-diyosan. No? Yan palagi ang kasalanan ng mga Israelites na makikita po natin. Yan ang malimit nilang gawin. At alam po niyo mga kapatid, minsan iniisip natin na wala naman akong ibang sinasamba kundi ang Diyos. Pero alam po ninyo, sa oras na atin pong inilalagay ang Diyos sa mas mababang kalagayan kaysa dapat niyang kalagyan, yung ating itinataas ng higit kaysa Diyos ay atin pong nagiging Diyos-Diyosan. Amen? Aha. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo. Minsan ang ating tinitingnan lang kung ako'y merong tangan-tangan ditong, anong tawag doon, estampita, na niyuyukuran, yun lang po ang ating sinasabi, but anything above God, ayun po'y idols. Kaya po mga kapatid, ang Diyos po ay hindi natutuwa at ito po yung sanhi dahilan ng kanilang napakahirap na karanasan sa kanilang buhay. At mga kapatid, sana po'y nakikita po natin ang bagay na ito. Pero ano yun, 7 taon? Isa lang po ito, ito'y Judges. Kung inyong papansinin, dito po sa Book of Judges, meron pong 7 beses silang nag-backslide at sila'y 7 beses din pinarusahan ng Panginoon. Maraming mga taon, kumbaga, napakaraming mga taon ang kanilang karanasan. Sobra namang katitigas ng ulo ng mga ito. No? Pero yun po yung dahilan na sila'y inagawa ng ari-arian ng mga bakahan at ng mga asno, lahat na dahil sila po ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos. But, dito po sa talatang 6 at 7, ay makikita po natin dito ang pagpapakababa ng mga Israelites. Sila po ay nagpakababa sa harapan ng Panginoong Diyos. At dito po ay makikita po natin ang sabi po ng talata, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Nakita po nila ang halaga ng Panginoon sa kanilang buhay. Sila po ay nagpakumbaba. Aha. Alam po nyo, kinakailangan pong matutunan natin yung pagpapakumbaba kanina sa Sunday School. Isa sa mga puntos na binanggit, yung humility. Ang mga Israelita po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. At ang sabi po ng verse number 7, at nangyari. At nangyari. And it came to pass. Mapapansin po natin, doon po nagsisimula ang pagkilos ng Panginoong Diyos. Nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel. Dahil sa Midian, verse number 8, ang Panginoon po ay gumawa ng kanyang pagtugon. Napakalinaw po ang lesson para sa ating mga Kristiyano sa mga panahong ito. Ang Israel po ay bumalik sa Diyos, nanalangin sa Diyos, humingi ng kahabagan, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, at ang Diyos po ay tumugon sa kanila. Ang Diyos po ay napakabuti. Palagi po siyang mabuti. No? At kumbaga man ang Panginoon ay namamalo, siya po ay palaging napakabuti.
At kung siya man po ay namamalo, ay upang ayusin ang buhay ng kanyang mga anak. Aha! At kung atin pong pag-aaralan mula po sa ating pag-aaral na ito, kung mayroon tayong kinakailangan, ay hindi po galing sa atin. Ang lahat ay galing sa Diyos. Yan po ang nakikita po natin sa ating tinutunghayang talata. So, sila po ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ngayon pong umaga, sa atin pong pinag-aaralang pag-aaral, ay titingnan po natin ngayon ang kanilang biyaya sa Panginoon. Ang biyaya po na naranasan ng mga Israelita sa pangunguna ni Gideon. Mula po sa talatang 11, chapter 6, hanggang chapter 7, from 1 to verse number 21, ang istorya, ang coverage ng ating istorya, makikita po natin doon yung karanasan ng Israel sa Panginoong Diyos, ang karanasan ni Gideon sa Panginoon. Yun po yung ating pinag-uusapan ngayon eh. Yung maranasan natin ang Panginoon tulad ni Gideon. Ang isang buhay Kristiyano na wala po siyang masabing tunay niyang encounter sa Panginoon. At masabi niyang, Panginoon, kitang-kita ko sa buhay ko kung paano mo ako itinaas, kung paano mo ako pinagpala, iniangat, Panginoon, kita ko ang bagay nito. Salamat po sa iyo. Alam po niyo, pagka tayo walang ganong masabi, malungkot yung ating buhay. At yun po yung ating gustong matutunan na sa mga ginagawa po natin, naroroon yung pagpapala ng Diyos. Sa mga lakad natin, naroroon ang gabay ng Diyos. Nararamdaman natin. Sa mga pinaplano po natin, naroroon ang pagtulong ng Diyos. Yun yung ating sinasabi. Alam po nyo, ito po yung karanasan ni Gideon. Sa atin pong talatang tinutunghayan, ang Diyos ay nakipag-usap kay Gideon sa pamagitan po ng isang propeta. Pagdating po sa verse number 11, nandito po ang anghel ng Panginoon, and I believe ito po yung pangalan ng ating Panginoong Jesus sa Old Testament time, Angel of the Lord. Yan po ang mismong ang Panginoon. Makikita po nyo sa verse number 13, ang tawag po niyan, ni Gideon diyan, Panginoon ko. At capital po ang nakasulat. In the Old Testament time, ang pangalan po, isa sa pangalan ni Jesus Christ ay Angel of the Lord. Mapapansin po natin dito na kinausap po ng Diyos si Gideon. At ang sabi Gideon, doon sa ating binasang talata, tiningnan siya ng Panginoon sa verse number 14, at sinabi, umaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan. Yumaon ka, Gideon. Verse number 16, at sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako isa sa iyo, iyong sasaktan ang mga Madyanita na parang isang lalaki. Ang sarap nun, ano? Tiniyak ng Panginoon, Gideon, ako'y kasama mo. Tiniyak ng Panginoon ang pagtatagumpay. Yun yung napakasarap. At yun po yung napakasarap sa buhay natin. Na doon sa ating ginagawa, in fact, kung atin pong pag-aaralang mabuti ang banal na kasulatan, ang pangako ng Panginoong Diyos ay palaging ganyan. Walang pangako ang Diyos diyan, anak, ibabagsak kita. Anak, pababayaan kita. Anak, bibitiwan kita. Hindi ganun ang nasa kasulatan eh. Ang nasa kasulatan ay yung palaging tayo po'y tatanganan, itataas, pagpapalain ng ating Panginoong Diyos, tutulungan. Yan po yung laman ng banal na kasulatan. At yan po yung ating pinag-uusapan ngayong umaga. At alam po ninyo, si Gideon po ay humakbang. At kinuha niya yung kanyang mga sundalo. Napakarami. Ilan ang unang dumating?
Ha? Napakarami po, hindi ko na po matandaan. Libo-libo, kung 30,000 yata yan, kung ilan baga. No? Napakarami. Inihistorya na lang natin. No? Pero lalong mas marami po yung kanilang kalaban. Makikita po natin na ang sabi po ng bilang nung kanilang mga kalaban ay kasing dami ng buhangin sa tabi ng dagat. Chapter 7, verse number 12. Lalong mas marami. Ganun bang karami? Isang palang-alang ng buhangin eh. Maghapon ka nang magbilang, hindi mo mabibilang. No? Napakarami ng mga Amalekites at saka yung Midianites. Pero marami sa mga Israelita nanduroon at lalaban, ang sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, maraming masyado yan. Baka pagkakainanalo yung sabihin nyo, dahil namin, dahil sa lakas namin, dahil sa husay namin. At ang sabi ng Diyos, bawasan, bawasan. Lahat ng takot, umalis. Ilan ang umalis? Ha? 20,000 o 30,000. No? Lahat ng takot. Wala namang magaling doon sa takot. No? At meron pang natirang mas marami pa. Sa madaling salita, mga kapatid, dumating po doon sa iilan na sila. Okay? Pero marami pa rin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, dalhin mo sa tabi ng ilog. Dalhin mo sa tabi ng ilog. Doon ko sasabihin sa iyo kung sino ang lalaban at hindi. Alam po nyo, sila'y pumunta sa tabi ng ilog at sila po marahil ay uhaw. Dahil po sa kanilang uhaw, yung pong iba'y sumugba na doon sa tubig para uminom. Pero yung pong iba ay lumuhod, kumuha ng tubig sa kanilang kamay at doon po sila umiinom. Sign ng kanilang pagiging handa. At alam po nyo, ilan natira? Sangayon sa istorya, 300 na lang. 300 kawal. No? Yung lahat ng mga sumunggab, dumapa, humimod na parang aso, uwi. Pinauwi ng Diyos. 300 na lamang ang tao niyang kasama. Mga kapatid, laban sa ang bilang ay hindi mabilang. Well, mga kapatid, I hope nabasa na po natin ang istoryang ito. No? Nasangayon po sa istoryang ito nung gabing yaon sa pagpapalitan ng mga kawal. Ang ginawa po ng Gideon na ito, meron silang pitcher at doon ay nilagyan nila ng sulo sa kanilang pitcher. Ano? At isang pakakak sa kanilang mga bibig. Trumpeta. Nakatago yung sulo. Mga kung anumang oras, alas 12 marahil ng gabi, sabi ni Gideon, paghihip ko, hihip din kayo, babasagin ninyo ang inyong sisidlan at sasabihin nyo, Sword of the Lord, Sword of Gideon. Ano? Yan po yung kanilang gagawing isisigaw sa kanila. Ano? At makikita po natin doon nga po sa pagpapalitang iyon ng mga kawal ng bantay ng mga Syria, mga Amalekites at saka Midianites na ito ay doon po nila binasag ang kanilang sulo at sila po ay sumigaw at pagsigaw po nila ang sabi po rito ang mga Midianita po ay naglaban-laban. Inyong papansinin sa chapter 7 Verse number 22. Naroon na po tayo. Malapit na tayo magtapos. No? Chapter 7, verse 22. At hinipan nila ang tatlong daang lalaki at inilagay ng Panginoon ang tabak sa bawat isa sa laban sa kanila at nasaan ba yun? At hinipan nila ang tatlong bakit din sa Tagalog, yun. At hinipan nila ang 300 pakakak at inilagay ng Panginoon ang tabak sa bawat isa laban sa kaniyang kasama. No? Nung mabasag po ng mga
Israelites yung kanilang banga ng tubig at may taas nila ang ilaw at sila po'y sumigaw tabak ng Panginoon, tabak ng Diyos. Ano ho? Ang Panginoon po, ang sabi rito, sila-sila, yung mga Midianites and Amalekites, sila-sila po ang nagpatayan. No? Sila-sila po ang nagpatayan. Sa madaling salita, ang lahat ng kanilang mga kaaway ay namatay. Sa madaling salita, ang Gideon pong ito ay nagtagumpay. Sa madaling salita, ang Gideon ito ay naranasan niya yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Yun po yung ating pinapansin. Ano? Yun po yung sinasabi po nating masarap maranasan sa buhay nating mga mananampalataya na sa ating ginagawa, naroroon ang Panginoong Diyos. Anak, may problema ka. Ako ang gagawa sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Ako ang magtataas sa iyo. Ako ang magliligtas sa iyo. Ako ang magpapala sa iyo. Yun po yung kinakailangan natin. At yan po ang karanasan ni Gideon. Ang istorya po ni Gideon ay nasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi po, ito'y nasulat sa ikatututo natin. Romans chapter 15. Nasulat ang mga ito sa ikatututo natin. Now, tingnan po natin kung paano po si Gideon ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, paggawa ng Diyos. Ito po yung gusto kong makita natin. Yung istorya ng Diriyas, siya'y nanalo. Lahat ng kanilang mga kaaway, namatay na lahat. Nagtagumpay si Gideon. Naranasan ni Gideon ang Panginoon sa kanyang buhay. At ang ating nais mapansin dito ay paano naranasan ni Gideon ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. At yun po yung lesson para sa atin. Okay, tingnan po natin. Chapter 6 ulit. Verse number 15. Ito po yung mababasa natin na mga naging dahilan upang maranasan ni Gideon ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. At sinabi niya sa kanya, sinabi ni Gideon sa Panginoon, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sang bahayan ng aking ama. Panginoon, paano mo ililigtas? Ako'y napakahina. First point, kung bakit naranasan ni Gideon ang paghipo ng Diyos. Siya'y isang lalaki na marunong magpakumbaba. He is a man of with humility. A man of humility. Lalaki na mayroong kapakumbabaan. Nais nating maranasan ang Diyos. Hindi po tayo hihipuin ng Diyos, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos sa panahon na tayo mataas. Ang sabi po ng Bible Santiago, yung lesson kanina ni Brother Joseph, ang Diyos ay sumasalangsang sa palalo, ngunit nagbibigay sa mapagpakumbaba. Si Gideon, naranasan niya ang pagpapala, ang paghipo ng Diyos, ang paggawa ng Diyos, sapagkat siya po'y isang lalaking nagpapakumbaba sa Diyos. Lord, maliit lang po ako. Lord, mahina lang po ako. Lord, wala po akong magagawa. Ano po, mga kapatid, hangga tayo po'y mataas, hindi natin mararanasan ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Number 2, verse number 17. Verse number 17. Ang sabi po dito, pagkatapos na muli ay makipag-usap ang Panginoon sa kanya, at sinabi niya sa kanya, sinabi ni Gideon sa Panginoon, kung ngayon, nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan mo nga ako ng isang tanda at ikaw ang
na ikaw ang nakikiusap sa akin. No? Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Sa verse 17, isinasamo ko sa iyo. Verse 18, pangalawa po, hindi po sinabi ni Gideon na ayaw ko. Mapapansin po natin dito, bagaman siya ay mahina, siya po ay isang lalaki na nagnanais na paggamit sa Diyos. From 18 to verse 21. Lalaki na nagnanais paggamit sa Diyos. Yes, ako nga po, Panginoon, ay mahina. But I am willing to be used by you. No? Hindi po hinahanap ng Panginoon ang napakalakas. Ang hinahanap po ng Panginoon kahit isang mahina, ngunit willing na paggamit sa Panginoon, nandoon ang paghipo ng Panginoon. Amen? Yan po'y para sa atin. Yung ikaw ay palagi nandiriya, yes Lord, I am willing. Hangga tayo po'y walang ganyang puso, mahirap kumilos ang Diyos sa atin. Tatandaan niyo si Moses? Nung siya tinawag ng Panginoon, siya nagre-reklamo to the point na ang Diyos ay nagalit na sa kanya. Sabi ni Moses, hindi po ako marunong magsalita. Ang sabi ng Diyos, sino ba nagbigay ng bibig mo? No. Si Gideon po, nakita natin, humble, willing, he has that desire to be used by God. Number 3, verses 22 to 24. 22 to verse 24. Ang sabi po, at nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon at sinabi ni Gideon, Aba, O Panginoong Diyos, sapagkat aking nakita ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon sa mukhaan at sinabi ng Panginoon sa kanya, Kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. No? Nung sinabi ni Gideon na, Aba! Naalaala niya yung sinabi ng Diyos sa Exodus kay Moses, Moses, ang sino mang makakita ng aking mukha ay walang pagsalang mamamatay. No? But at this time, nakita po niya yung anthropomorphic expression. No? Nagpakita ang Diyos sa anyong tao. Yan po ang tawag sa theology, anthropomorphic expression. Ano ho? At ang nakita po natin dito, napuntos, hindi lamang po siya ay isang lalaking handang paggamit sa Panginoong Diyos, siya rin po ay isang lalaking mayroong takot sa Diyos. Amen. With the fear of God. Meron po siyang takot sa Diyos. Aha. Yan po si Gideon. At yan po ang kinakailangan natin. Meron takot sa Diyos. Huwag po tayo magpapakataas, hindi tayo Diyos. No? Tayo po'y palaging dapat nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Siya ay meron takot. Verses 25 to 27. 25 to 27. At nangyari ng gabi ring yaon, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang turo ng iyong ama at ikalawang turo na may 7 taong katandaan at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama at putulin mo ang asera na nasa siping ni yaon. Hanggang 27, at ipagtayo mo ng isang paraang maayos ang isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako at kunin mo ang 2 turo at maghandog ka ng isang
handog na susunugin, 10 ng kahoy, ng asera at ng na iyong puputulin. Nang magkagayoy, kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan at ginawa ang ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya. Next, anong mayroon si Gideon? A man willing to obey God. Siya po ay lalaking handang sumunod sa Diyos. Gusto mong maranasan ang pagkilos ng Diyos? Gusto mong maranasan ang Panginoon? Ikaw ay maging lalaking handang sumunod sa Diyos. Next, 36 to 40. 36 to 40. Dito po sa 36 to 40, ang sabi po ng talata, at si Gideon, at sinabi ni Gideon sa Diyos, kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinasalita, narito aking ilalagay ang isang balat na lana sa giikan, kung dumuon lamang sa balat ang hamog at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay gaya ng iyong sinasalita. Dalawang beses po yan na hiningi ni Gideon. Ito pong balat na ito, Panginoon, pagka po ito'y tuyo at basa yung paligid nito, yun po'y sertifikasyon na ako nga po ay iyong sinusugo. At yan po'y tinugo ng Panginoon and then binaligtad niya, Panginoon, pagka po naman ang basa lamang ay itong aking tangang ito, ano? At basa naman, at tuyo ang lahat ng paligid nito, Lord, ito nga po ay sertifikasyon na ako ay iyong ang sinusugo at ako'y magtatagumpay. What is the point? Para bagang si Gideon ay walang pananampalataya. But ang nakita ko po rito, siya po yung lalaking tinitiyak niya na ang Diyos ay kasama niya. Tinitiyak niyang ang Diyos ay kasama niya. No? Hindi siya nagpadalos-dalos. Sino nga bagay ito? Alam po niyo, ang Diablo'y nagawa rin ng mga himala. Nakikipag-usap din. Pero tiniyak ni Gideon na ang Diyos ay kasama niya. Marami tayong ginagawa. Pero ang tanong, tinitiyak ba natin kasama natin ang Diyos sa ating ginagawa? Last, chapter 7, 1 to 25. Chapter 7, ang sabi po rito na makagayon, si Jeroboam na siyang Gideon at ang buong bayan na kasama niya ay humantong, bumangong maaga at humantong sa bukal ng Harod at ang kampamento ng Madian ay nasa dakong hilagaan nila sa dako roon ng More sa Libis. Well, hindi na po natin babasahin ang buong istorya, but the point is kanya pong nilabanan. A man who put his confidence to God. Binasa po natin kung gaanong karami yung mga Midianita sa verse number 12. At ang Madianita at ang Amalesita at ang lahat ng mga anak sa silanganan ay nalalatag sa Libis na parang balang dahil sa karamihan at ang kanilang mga kamilyo ay walang bilang na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa karamihan. Pero ang Gideon na ito ay lubos na nagtiwala. Ang Diyos ko na may gawa ng langit at lupa ay siyang aking pinagtitiwalaan. Siya'y lalaking lubos na nagtiwala sa Diyos. At doon sa labanan iyon, nakikita po natin, well, halos wala pong labanan actually nangyari sa pagitan nila. Sila-sila, yung mga kalaban nila ang nagpatayan. Marahil sila'y nanunood na lamang doon sa paligid. Ano? At nalupig na lahat yung kanila mga kaaway, gawa ng Diyos. At naranasan ni Gideon ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ngayong umaga, yan yung buhay na ating sinasabi. Nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, ang daming labanan, pero ang isang napakagandang laban ay yung alaman mong kasama mo ang Diyos.
At higit sa lahat, nararamdaman mo ang paghipo ng Diyos. At ipinakikita ng Diyos na siya'y kasama mo. At pinagtatagumpay ka ng Panginoon kahit na may mga suliranin, may mga problemang dumarang sa iyong buhay, nakikita mong ang Diyos ay kasama ko. At yan ang bagay na napakasarap maranasan ng bawat isa. And I believe we can still experience that experience if we are close to God. Makikita lang natin ang mga pamantayan ng Diyos. Hindi po ilalayo ng Diyos ang kanyang kamay sa atin. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming mapagpalang Diyos, aming Ama, nag-aral po kami sa buhay ni Gideon, ang lalaking masabi namin sa mga panahong ito, wala nang diwala. But Lord, nakita po namin ang kanyang biyaya, ang kanyang karanasan sa inyo. Aming Panginoon, sa ngayon, yun ay istorya ng Old Testament time. Ngunit, Panginoon, tulad nga po ng inyong nabanggit sa aklat ng Bagong Tipan, ang mga ito'y nasulat sa ikatututo namin. Ibig sabihin, Panginoon, you are still willing to bless us. Still willing na maranasan po namin ang inyong pagkilos sa aming buhay. Panginoon, ngayong umaga, tulungan mo kami. Na sana po, Panginoon, ay aming hangarin na palagi ka po naming maranasan sa lahat ng mga anggulo ng aming buhay. Sa aming pagtatrabaho, sa aming mga problema, sa aming mga adhikain, sa aming mga plano. Lord, nais po namin ang pagkilos mo. At nawa, Panginoong Diyos, ngayong umaga, masumpungan mo po ang isang pusong katulad po ng kay Gideon sa aming mga puso. At tulungan mo po, Ama, kami sa umagang ito. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata. Do you want to experience God? Nararanasan mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Ngayong umaga, maaari kang lumapit sa Diyos. Iayos mo ang iyong sarili kung mayroong dapat. Lord, nais ko pong maranasan ka palagi sa buhay ko. Tulungan mo po ako, Panginoon. Marami na pong kabiguan ng buhay ko. Marami na pong mga pasanin ng buhay ko. Dahil ako hindi lumalakad sa iyo. Yan ba yung panalangin mo? Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? I pray to God. Lord, nais ko pong maranasan ang patuloy mong pagkilos at paggawa sa aking buhay. Panginoon, narito po ako. May kasalanan, ilapit mo sa Diyos. Mabuti ang ating Panginoon. Naririyan siya. Tutulungan ka niya. Sabi ng Panginoon na sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Pero pa po ba? Sino ka man? Ama, ina, kuya, ate, this is your time. Mapagpala po namin, Diyos, salamat pong muli ngayong umaga. Salamat pong muli sa aming pag-aaral. Ama, tunay po ang inyong salita ay bukas sa amin. Na kung amin nga po itong tutunghayan, sasaliksikin, napakaraming mga aralin na makikita po namin sa paggawa mo, pagkilos mo. Panginoon, si Gideon ay tunay na taong nabuhay. Naranasan niya ang mga biyaya at pagpapala, pagkilos mo.
aming Panginoon, tulungan mo rin kami. Nakikita mo po, Panginoon, na aming buhay. Ang iba sa amin, Panginoon, marahil may mga karanasang palaging talo, talunan, parang napakalayo mo po, Panginoong Diyos, dahil ang kanyang buhay ay malayo sa iyo. Lord, kayo po ay kumilos sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, tunay Panginoon, sa bawat isang malayo sa iyo. Kayo rin po naman ay malayo sa kanila. Yun po ang sabi mo sa Old Testament, sa Ezekiel, sa Jeremiah. Sila'y tatawag, hindi ko sila pakikinggan. Panginoon namin Diyos, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng isang mapagpakumbabang kalooban. At palagi po naming asahan ang pagkilos mo. Ama, sa ngayon nandirito sa inyong mga sa inyong harapan ang mga anak mo. Dumadalangin, humihingi po ng inyong biyaya. Nawa, Panginoong Diyos, tulungan mo po ang bawat isa. Kayo ang higit na nakakaalam ng kanilang itinatawag dalangin sa inyo. Ipagkaloob mo po, O Diyos. At umaasa po kami na ang bawat isa ay napagpala ng inyong banal na salita. At Ama, ito po yamin dalangin may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen.